Balance of May music background na ho tayo, nag-i-improve. Para medyo relax, okay? Ito yung topic natin. Why prices of sugar are so high? Of course, may dalawang important factors dyan. The first factor is the law of supply and demand. Law of supply and demand. Paliwanag ko lang po mga kasama. Ang ibig sabihin po ng law of supply and demand, kung kukonti ang supply at yung maraming diabetes na tao, katulad ko, ay kamakain, umiinom ng asukal, eh natural, yung price ho ng asukal ay pataas. Pataas ng pataas. That's law of supply and demand. Pero yung supply ho kasi yan, ay pwede pa ho rin bumaba yung presyo. Kasi syempre sa lakas ng competition. Pero yung competition na nagbebenta, nagpuproduce ng asukal, ay wala hong magawa. Saan walang magawa, Mr. Maestro? Ito po, wala silang magawa sa value added tax. Isa ho yan sa nagpapataas ng presyo ng asukal. Let me explain, and let me also explain paano mapapababaan. Okay? Let me explain paano nangyari. So, buburahin po natin ito. Yung pong magsasaka, oh, yung nagpa-plant nung tubo, ibebenta po niya yung kanyang tubo dun po sa trader. Ayan. Sir, ba't ganon? Mas malaki yung trader kesa sa magsasaka. Ito, farmer. Ito, trader. Mga merchandiser, ano? Kasi mahihirap po yung mga magsasaka. Ito, mayayamang tao. Kaya, for symbolism purposes, magsasaka, laging mahirap, trader, yung mayaman. So, binebenta dito, yung tubo. So, hawak niya ngayon yung tubo. Ayan. Yung tubo, dadalin niya ngayon sa pabrika. Ayan. Ayan ho yung pabrika. So, pag dinala ho yung tubo dyan, eh definitely, kailangan ho ng truck yan para lumabas yung tubo. Ayan. Galing ng drawing ko, no? Bago ho maikarga yung asukal na from tubo minamanufacture dito sa planta, naging nasa sako ng asukal at dadali na yan sa palengke. Ayan, yung palengke nagtitinda. Bakit mahal? Kasi hindi pa, siyempre pag inilabas ito doon, ang minil lang eh, ang may-ari pa rin ito, itong trader. Siya pa rin yung owner. Siya rin yung owner nung tubo. Ayan. Walang nagbago ha. Yung trader, pinamil yung tubo, binayaran ito ng, ang tawag kasi dyan eh, tolling fee. Minil at tapos naging asukal na, puti at saka brown. Yung iba, muscovado, di ba? Inilagay na dito. Pero bago inilagay dyan, nakialam ang BIR. Okay? BIR uli. Sabi nung BIR sa trader, hindi mo pwedeng ilabas yan sa planta nang hindi ka nagbabayad ng VAT. Magkano VAT? 12%. Imaginin mo, hindi pa na ibebenta yung tubo, sa kanya pa rin naman yung asukal, pinagbabayad na ng BIR ng VAT yun. Ang tawag ng BIR is advance VAT. 12%. Mali po yun. Saksa ka ng bali.
Siyempre, kung ako yung trader, wala akong pambayad ng VAT, mangungutang ako. Pag nangutang ako, idadagdag ko yung interest ng inutang ko sa presyo ng asukal. Kaya tumataas ho ang presyo ng asukal. Hindi ko pa na ibebenta, pinagbabayad na ako ng tax. Contrary po yan sa tax code. Babasahin ko po yung provision ng tax code na nagsasabing bawal ho yung magbayad ng advance VAT sa asukal. Ang problema sa mga trader ho, eh siguro meron din silang problemang internal. Sumusunod dun sa ipinagbabawal ng batas. Basahin ko po sa section 105 ng ating tax code. Okay? Kailan magbabayad ng VAT? Yan ang nakasulat ah. Persons liable. Section 105. Kunin niyo na 'yung mga tax code niyo para mag-aral tayo. Sabi dito, any person in the course of trade or business sells, barters, exchanges, leases goods or properties, renders services, and any person who import goods shall be subject to the value-added tax. Tanong, nung pinamil niya, kinonvert yung tubo papuntang asukal, di ba? Yung tubo papuntang asukal, ayan, ha? Hindi pa rin makita. Ito dilaw. Asukal. Sinulat ko na. Tubo. Ayan. Papuntang asukal. Pinagbayad ng BIR dito ng VAT. 12%. Dapat bang magbayad ng VAT? Ang sabi kasi dito, liable ka lang pag nagbenta ka. Tanong, yung tubo ba pag kinonvert ng asukal, nagbenta yung trader? Hindi. Susunod, nagkaroon ba ng barter? Pag sa ganoon ng barter, halimbawa ako yung trader A, trader B siya, nagpalitan kami ng asukal. Yung asukal na puti ko, pinagpalit ko ng asukal na pula niya. So yung puti ko naging pula, yung pula niya naging puti. Nagkaroon ba ng barter? Wala. Nagkaroon ba ng exchange, palitan ng asukal? Yung puti ko, pinalitan niya ng puti niya, yung puti niya naging puti ko, yung puti niya naging puti ko na asukal. Okay? Nagkaroon ba ng ganon? Exchanges? Wala. Nagkaroon ba ng list of goods? Ipinalist ko ba yung asukal? O sige, ililist ko yan ha sa'yo. Patulad ng paglilist ng rental? Wala. Ng property, nagrender ba ng services? Ha? Nagkaroon ba ng services? Sinerbisan ba niya yung sarili niya? yung trader, sinerbisan ba niya yung sarili niya? Hindi. Diba? Nag-import ba siya ng goods? Nagkaroon ba ng importation dito? Eh, nasa Pilipinas lang yan eh. Wala. So, yung pagbabayad po ng value-added tax prior to the release of the asukal from the milling, sugar milling, ay ipinagbabawal ng batas. Kayong mga asukarera at asukarero at kayong mga asindera, asindero, huwag naman po sanang ganun. Suportahan ninyo at paipaglaban ninyo yung karapatan naming maliliit, yung karapatan naming makabili ng murang asukal. Diba? Tulungan niyo po kami. Huwag ho kayong magbayad ng VAT in advance. Kasi yun ho ang sabi ng batas ng tax code. Okay? Para ho sa mga naghahanap ng hanap buhay, mga OFW. Isa ho sa mga itutulong ko ho sa inyo, ha? Ay gawin kayong tax specialista. Okay? Kung magiging tax specialista kayo, i-discuss ko later on ano yung mga tax specialista. Bibili lang ho kayo ng libro. Magiging tax specialista kayo at kikita ho kayo sa pamamagitan ng taxation. I-discuss ko rin ho yan later on. Pero yung kakabit na video na to, please panoorin po ninyo. Maraming salamat at maraming marami hong salamat uli. Let's balance! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent
ayo at may care ng mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay sa, ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately, ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training accessible kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga training ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang buburahin ko ho to. Meron ho akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo ho yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So, kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro, 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaction. So, minamatch na yung transaction, dun sa available entry. Ayan. Ganon din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata. Sa kontratang SNPEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later. Lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging
investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan o, makikita nyo. Ipa-flash ko. Poink! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may offline kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, nakalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigation, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, nakaplas ko sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice, o formal letter of demand, o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o magmi-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper, o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English, okay na ho yan. Kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho kasi ho, para ho yung apps, ano, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli, ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.